kailangan ninyo. Ready, Freddy? Bagong araw, bagong umaga, bagong pag-asa. January 4 ngayon, mga kabukol, on the way kami sa aking hospital. Kasi meron akong CT scan at 8:30. Pero ang oras ay mag-8 pa lang. Agahan namin para ano, para maaga matapos. Kasi papasok pa to sa trabaho eh. Ngayon ang start ng work niya, yahatid niya lang, samahan niya lang ako doon. Tapos, pagbalik ko, antayin niya matapos, pagbalik ko, yuwi na ako, tapos papasok. How was your scan? Oh, it was not fun. I feel like I wanna throw up. Ewan ko. Because of the contrast, ewan ko, parang hindi nasanay yung katawan ko sa CT scan contrast. You know, right after I'm done with my CT scan, I feel like I'm dizzy. Maybe because of the way I am laying down. You know, I'm not get used to lay down my head straight from my body. Because I always want to have my head, my pillow higher than my body. Or my head. I want to use a higher pillow, but I don't know. Para ako nang susuka. Papunta kami sa hospital kasi bones, full body bone scan ko ngayon. January 7. Ang aking hubby, say good morning. Good morning. Pagkagising namin, hello, tanghali na kasi 8:30 yung appointment ko, eh medyo malayo dito. So, dali-dali, nakapajama pa nga ako. Kasi mas warm yung pajama ko kaysa dun sa pants na sinusuot kong panglabas. Kaya nakapajama pa ako ngayon. Ay nako, bahala na. Sabi nga sa akin ni Kevin, yung nasusuot mo? Sabi ko, oo, mas warm to eh. So, magkoko. Bibili daw muna siya ng coffee sa Starbucks. So, talk to you later. Coffee tayo, mga kabukol. First time. Ay, not hindi first time. Siguro, mga once a year, nagko-coffee ako. Ayan yung coffee ko, oh. Coffee! Caramel. Pumpkin. Latte. Ay, pumpkin. Caramel ang nakalagay. So, kasi hindi ako nakainom ng kahit na ano bago kami umalis ng bahay. Ito ha, baka may magsabi, Madam, masama ang coffee, tsaka Starbucks pa. Starbucks matamis. Bihira po akong nagko-coffee. Siguro hindi ko lang matandaan eh. Last year pa yata ako nag-coffee. Kaya lang nilalambig ako, kailangan ko ng mainit. So, inom tayo. Wala naman daw silang hot tea. Hindi daw available. So, nag-coffee na lang ako. So, inom tayo. Ang init pa. Ang sarap sa palad.
2 down. 1 more to go. Tapos na ako ng upper and lower chest CT scan nung Tuesday. Tapos ngayon whole body bone scan. So this coming Tuesday, MRI naman. Tapos pag-isayin ko na yung video ko hanggang sa matapos yung MRI ko. Tapos yung resulta malalaman ko January 14. Kasi magkikita kami ng oncologist. Gusto niya kasi tapusin ko lahat para mabasa niya at tsaka tayo bibigyan ng sentensya. Kung tayo ay uupo sa silya elektrika or mananatiling nakakulong. So, talk to you later. AM January 11 ngayon. Last day ng aking laboratories. So tapos na ako ng CT scan, bone scan, so MRI ngayon at malalaman natin ang ating sentensya sa Friday. Ang kati ng aking ulo ng anit. Kasi sobrang maglagas yung buho ko eh. So yung mga nagtatanong po sa akin kung bakit hindi ako nakakalbo, darating din po tayo doon. Darating tayo doon, huwag kayong mainip. Ito oh, tingnan nyo oh. Sobrang ang nipis na. Dahil doon sa aking chemo pills. Tapos yung weather pa, ano kasi i-winter, sobrang mainit yung pinampapaligo namin. Kaya, sobrang maglagas yung buhok. Sabi ko nga, gusto ko nang magpakalbo para pagka tumubo, makapal-kapal ang mukha. Joke. 8 o'clock or before 8, aalis kami. Parang, kasi 8:30 yung aking appointment. Tapos, baka mga may gagawin kami dun. So, ngayon malalaman kung may babayaran pa. So, see you later, MRI. Nantok pa nga ako eh. Ayun na siya nakapag-coffee. Kaya dito siya sa car nagko-coffee. Ayan o, 7:53 AM. So, kailangan naming umalis na para maaga kami matapos. At, papasok pa to sa trabaho. Pagkatapos. So, tara na. Para matapos na kung ano man yung gagawin sa atin. Pinapainit pa yung sasakyan. Lamig. What do you think? What's the temperature today? 0 Celsius. 0 degrees Celsius daw. Hey, good morning. Good morning. Sorry. Alam mo, hindi kita isasama, no? Wala pa sana sa mundo. So, kundi, bigla-bigla ginaganyan ko yan. 5 minutes away lang dito yung aking hospital. Thank you. I'm done. That is the hardest examination I can have. Kukwento ko sa inyo mamaya. Another tip dun sa mga mag-undergo ng MRI. Panoorin nyo to. It's good that my banker was with me. How much do you pay? $700? Last time when I have my CT scan, how much do you pay? $800. $800, that's ngayon $700. $700 today? $800 and $700, do the math. Oh, yan ang binayaran namin ngayon. So dun sa mga nagsasabi na wala kaming binabayaran, buti pa kami walang binabayaran. Kung wala po kaming savings, di namin yun kasi
kailangang bayaran ngayon. Actually, yung binayaran niya na $800 tsaka $700 today, it's ano, cash. Kailangan, meron kami sa bangko namin. Kung wala kaming pera sa bangko, hindi ako makakapagpa bone scan tsaka CT scan. So, kailangan talaga, meron din pong cash. So, magastos po talaga ang may sakit. I told them, it's so expensive when you have the disease, right? Yes. But, am I expensive? Opo. Do you regret spending money with me? Hindi. Hindi. Why? Why? Am I worth the price? Sige, sige. Sige, sige. Yes! Opo. Opo. Ang gastos! Hey everyone, this is Mr. Perkins. Shall I say Kevin Daniel Perkins. Just want to let you know I have to leave my lovely wife and go work and provide a living for the both of us. And so I just wanted to say goodbye. Pa'alam. And Laura will continue her conversation with you, but without me. By the way, always remember, tell everyone about Laura's channel, hit the like button and subscribe, and I appreciate everyone's loyalty and watching my wife's videos, and as she always says, don't give up! Bye, Daddy! Kaalis lang ni Kevin. Alam niyo, pag umaalis si Kevin, mas stress yung aso namin kaysa sa akin. Kasi silang dalawa ang mag-best friend eh. So, ito bagong tip sa mga mag-undergo ng MRI. Kung gusto ninyo na mapabilis yung MRI ninyo, kasi kung first time ninyo mag-undergo ng MRI, pwede ninyong panoorin yung video ko. Kailangan makita ninyo yung machine, magkaroon kayo ng idea kung ano yung tunog para ma-prepare ninyo yung sarili ninyo. Meron akong video, pinakita ko yung machine, kung ano yung tunog. Eto, dito sa video na to, makikita ninyo, panoorin ninyo. Tapos, nagbigay din ako ng mga tip. Tapos, eto yung dagdag dun sa tip na pwede kong i-share sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Kasi, mahirap. Kapag hindi ninyo natapos yung MRI, meron akong mailan na kakilala dahil natakot, ni-nervyos, hindi natapos yung MRI. Ewan ko kung na-reimburse nila yung pera or hindi. So, sayang naman pag hindi marireimburse. So, ang kailangan ninyong gawin, magsuot na kayo ng damit na walang metal. Huwag na kayo magsuot ng bra. Ako, nakasando ako. Anything na may metal yung pants ninyo, na may butones, na may metal yung zipper, kailangan huwag ganun ang isuot ninyo. Ang sinuot ko, jogging pants, na walang tali, na walang zipper, walang bakal, walang sinturon. Huwag na kayong magsusuot ng anything na mga alahas, kasi papatanggal din yan sa inyo. So, yung salamin ninyo, papatanggal din. Ang natutunan ko ngayon, ang tip, huwag kayong gagalaw. Kasi kapag gumalaw kayo, konting galaw ninyo, hindi makukuha yung tamang picture nung uulitin at mapapatagal kayo. Ganun ang nangyari sa pamangkin ko nung last month yata o last 2 weeks, nag-MRI siya. Dapat 45 minutes lang, naging 1 hour. Can you imagine? 45 minutes kayong nakahiga doon. So, kung hindi kayo makikipag-cooperate, kung kilos kayo ng kilos, kahit konti lang, halimbawa yung kamay ninyo, ginanyan ninyo, uulitin yan. Kaya kailangan
relax lang kayo, breathe in, breathe out, basta huwag gagalaw yung katawan ninyo para mapabilis. Kasi pag gumalaw yan, kahit konti lang, ulitin nila yan, mag-i-start uli kayo sa umpisa or hahaba. So, ganun ang gawin ninyo. Tapos, kung first time ninyo mag-a-undergo ng MRI, sabihin ninyo, takot kayo sa, sa space na maliit, claustrophobia, yung takot dun sa masikip. Kasi, yung MRI machine na yon para yung papasok kayo sa tunnel. Kaya kung magsusuot kayo ng mask, kung may mask kayo, ibaba ninyo yung mask ninyo. Pag wala na yung doon, sabihin nyo doon sa nurse, ibababa ninyo yung mask ninyo. Kasi kapag nakahiga kayo doon, tapos nakamask kayo, lalo kayong mahihirap ang huminga. Kaya kailangan nakalabas yung ilong at saka yung bibig ninyo. Tapos relax lang. Relax lang kayo, humingi kayo ng kumot, magsuot kayo ng medyas kasi matagal kayo nakahiga doon. Tapos air condition pa yung lalamigin kayo. So para maging at ease kayo at relax kayo, kailangan komportable yung katawan ninyo. Kung makakahingi kayo ng kumot, basta magsuot kayo ng medyas na sa tingin ninyo ay magiging komportable kayo at hindi kayo lalamigin. So yun lang ang tip. Huwag kayong gagalaw. Ako, nung nandun ako, nangangati yung leeg ko. Naku, tiniis ko. Sabi nga sa akin nung yung nag-o-operate. Sabi niya, you did a great job kasi sandali lang namin ginawa. 20 minutes. Can you imagine 20 minutes? Walang tigil na 20 minutes. Parang after 15 minutes tumigil kasi nilagyan ako ng IV. Nilagyan ako ng IV. Tinusukan ako ng IV, nilagyan ng contrast. Pero sandali lang yun. Hindi nga masakit eh. Tapos after noon, 5 minutes, yun natapos. So kung gusto ninyo nga, meron akong video, panoorin ninyo para hindi kayo matakot or mabawasan yung takot ninyo at hindi masayang ang pera ninyo. So see you on my next vlog kasi i-update ko kayo kung ano man yung maging resulta nito, good or bad. Syempre kasama ko kayo sa labang ito, sa journey na ito. So ikaw na nanonood, may bukol ka man o wala, good health sa'yo. Always be positive kasi hahaba ang buhay natin kapag palagi tayong positive at happy. At huwag natin kakalimutang mag-pray. So thank you for watching. Thank you sa mga prayers ninyo, sa suporta. See you on my next vlog. Ingat kayong lahat dyan. Love namin kayo ni Kevin. Bye!